awit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kakayayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kakayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, may pagpapakumbabang aminin at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay hindi nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala at iyonawang panitilihin ang pakikinabang naming walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Akong si Tobit, pag-uwi ko na ng gabi ng Pentecostes, pagkatapos inibing ang mga patay, ay natulog sa aming bakuran. Hindi na ako nagtakip ng mukha dahil sa init. Hindi ko napunang may mga maya palang nakahapon sa tapat ng himlayan ko. Ang mainit pang ipot ng mga ito'y pumatak sa aking mga mata at lumikha ng kulaba. Sumangguni ako sa mga manggagamot, ngunit wala silang nagawa. Ang kanilang mga gamot na inilalagay ay lalong nakapagpalubha hanggang sa ako'y tuluyang nabulag. Apat na taon akong hindi makakita at gayon na lamang ang pagkabahala ng aking mga kasamahan. Dalawang taon akong inalagaan ni Ahihar hanggang sa siya'y magpunta sa Elam. Ang asawa kong si Ana ay nagtrabaho bilang manghahabi ng panahong iyon para kumita ng ikabubuhay namin. Pagkahatid ng kanyang mga ginawa, ay binayaran naman siya agad ng may-ari. Minsang nagtatapos ang panahon ng taglamig, naghatid siya ng mga nayari niya. Nakuha agad niya ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng kambing. Umuwi siyang akay ang kambing. Pagpasok niya, humalinghing ang kambing. Kaya't nang marinig ko'y tinawag ko siya at sinabi, "Saan galing ang kambing na iyan? Marahil ay nakaw, ano? Hala, ibalik mo yan."
hindi tayo dapat kumain ng nakaw. Ngunit ito ang tugon niya sa akin. Yan ay dagdag sa upa sa aking ginawa. Hindi ko siya pinaniwalaan. Pilit kong ipinababalik ang kambing sa may-ari nito. Galit na galit ako sa aking asawa dahil dito. Kaya't sinumbatan niya ako. Sinabi niya, "Ngayon, nasaan ang iyong pagkakawanggawa? Nasaan ang mga ginawa mong kapuri-puri? Sa wakas, lumabas din ang tunay mong pagkatao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Sa poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila. Pati mga angkan ay pinagpapala. Sa poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Sa poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Sa poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dios ama ni Jesucristo, kami ay niwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. Ang itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigdan ninyo ako ng isang denaryo, titingnan ko." At kanilang binigyan siya, "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" Tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa sa mga hinahanap natin sa
taong nagsasalita ay ang kanyang kredibilidad. Kapag ang isang tao ay may kredibilidad, siya ay panig sa katotohanan, kaya naman siya ay kapani-paniwala. Samantala, kapag ang isang tao ay walang kredibilidad, tinatawag natin siyang ipokrito o pakitang tao, mapagkunwari, mapagpanggap. Nagpanggap ng paghanga at kawalang alam ang mga Pariseo at ang mga tagasunod ni Herodes para siluin si Jesus. Pinuri-puri pa nila ng matatamis na mga salita ang Panginoon, pero ang tanging hangarin nila ay ang ikapapahamak ni Jesus. Sa ating pagbasa ay tinuturuan tayo ni Jesus na manindigan sa tama at pumanig lagi sa katotohanan. Tuparin natin ang ating tungkulin sa bayan, gayon din naman, tuparin natin ang ating tungkulin sa Diyos. Hindi tayo mapapasama kung kakampi natin ang tama at katotohanan ng Diyos. Nakakatuwang marinig ang ating unang pagbasa. Ikinikwento ni Tobit ang kanyang mga karanasan. Marahil sa samot-saring problema ang kinaharap niya, bagamat pinagsusimikapan niyang gumawa ng mabuti, ay pinanghinaan din siguro siya ng loob. Nagkamali siya nang pinaghinalaan niya ang kanyang asawang si Ana na ninakaw nito ang inuwing kambing. Katulad nating lahat na nagkakamali din. Pero hindi ibig sabihin na tayo ay nagkakamali, tayo ay masamang tao na. Ang nakakatuwa kay Tobit, marunong siyang umamin na siya ay nagkamali. At hindi po kabawasan sa kredibilidad ng isang tao ang umamin ng kanyang pagkakamali. Dahil kapag may pag-amin, may pagkatuto, may pagtatama at pagtutuwid ng pagkakamali. Kaya mas mainam na aminin ang pagkakamali kaysa magkunwari o magpaka-ipokrito tayo. Kaya naman sa banal na misang ito, ang hiling natin sa Diyos ay biyaya ng pagpapakumbaba, ng pag-amin kung tayo ay nagkakamali, nang sa gayon ay maitama natin ang ating mga sarili at maiwasan natin ang pagiging ipokrito. Kalugod-lugod sa Diyos ang marunong umami ng pagkakasala dahil ang taong marunong umami sa kanyang pagkakasala ay bukas sa pagkatuto at pagtatama. Amen. Magsitayo po ang lahat. Nabubuhay ang mga Kristiyano sa dalawang dimensyon, mamamayan ang lungsod ng Diyos at mamamayan ang lungsod ng mundo. Manalangin tayo na maituon natin ang ating mga puso sa walang hanggang katapusang kaharian na darating para sa makangailangan ng mundong ito. Sa mga panalangin ang ating itutugon, Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway maging makatotohanan sa kanilang tungkulin na maging mga propetang saksi laban sa mga di makataong krimen at kawalang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno ng mga gobyerno naway makatarungang gamitin ang mga bagay na para kay Cesar. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at mamamayan ng komunidad naway magkaroon ng kamulatang ukol sa kanilang tungkulin bilang mga taong dapat na magbayad ng buwis at mga taong dapat makilahok ng malinis
sa pagboto sa eleksyon. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang kanilang paghihirap kapag iniugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Yaong mga tumawid na sa pinto ng kamatayan, naway makarating sa walang hanggang lungsod sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Sa katahimikan, idulog natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan, pati na rin ang mga kahilingang ipinagdarasal sa banal na misang ito. Panginoon, ang kasaysayan inilalagay namin sa iyong pagkalinga ang aming mga kahilingan. Nalalaman namin na ang lahat ng mga tao, panahon at pangyayari ay nakapaloob sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat, nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at kalak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat, magmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala, ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaligod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, naway gawad mo ang angad ko, biyayang mata mo na luminaw pa, at magibayo bawat araw, pagkakita ko sa'yo gawing wagas, pagsunod sa iyong mga bakas, gawing wagas, paglingkod sa iyo hanggang wakas, naway ang ibig ko gawin ang ibig mo. Nang sa kapwa ko'y maging katulad mo. Jesus, naway tulot mo ang iling ko, biyayang mata mo na luminaw pa, at magibayo bawat araw, pagkakita ko sa'yo gawing wagas, pagsunod sa iyong mga bakas, gawing wagas, pagdingkod sa iyo hanggang wakas, naway ang ibig ko gawin ang ibig mo. Nang sa kapwa ko'y maging katulad mo. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building. Mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon, maaaring hanapin sila Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.